Eh no, ano ba ang gusto niya sabihin dito tungkol niya sa bagay na yan? Yung po kasing issue po natin ngayon na GCTA, isa po kami or ako na naging biktima. Ba, kung tawagin, gamitin ko na po yung salitang biktima na nagpapatunay na meron po talagang GCTA buying sa New Believers. GCTA buying? Opo. Ano yung sabihin niya? I mean, yung meron po kasing empleyado na lumapit sa akin, which is Major Mabel Bansil. Major? Mabel Bansil. Mabel Bansing. Opo. Bansil. Bansil. Opo. Nag-approach sa akin kung gusto kong mapalaya agad-agad ang asawa ko makalabas to shorten dun sa service of sentence niya. Siyempre po, in my part, gusto ko talaga. Mm-hmm. So, makatid, may asawa kayo or? Meron po. Meron na, kayong... Isa po akong common law wife ng isang inmate. Aha. Opo. Na nakakulong ngayon? Nakakulong po ngayon. Kasano ko yan, nandun pa po siya. At nakita kayo ni Mabel? Opo. At nilapitan kayo? Opo. At, yun nga, no, sinabi niya sa akin na pwedeng mapaiksi natin yung serving of sentence ng asawa mo. Sabi ko, in what way, ma'am? Yun nga lang magastos. Paano po yung gastos na yun? Meron siyang binanggit na certain amount na 50,000. Sabi ko sa kanya, paano po ba ang sistema natin yan? Ito naman ma'am, hindi naman to agad-agad yung ibibigay. Kung wala kayong pera, pwede naman tong staggered. Natuwa po ako kasi meron palang hulugan na pwede kong kayanin. So, tinanong ko po sa kanya kung sino po ang magpo-proseso ng papel. Sandali, paano niyo nalaman kaya niyong hulug-hulugan? Meron po kaming inaasahan na dumadating na allowance from the US. Kasi po, meron po kaming property na dinispose para magamit ko sana sa allowance ng asawa ko. Mm-hmm. And then yung iba, ngayon inaabot na kami ng utang para lang masupport yung pangangailangan sa loob ng asawa ko. Sabi niya may magagaling na pera sa US? Opo. Ano po yun? Siya po yung naging buyer ng property namin. Old friends ko po. So, binili yung property ng isang tiga Amerika? Binili yung property niya rito? Yes po. Opo. So, sige, doon po kami humuhugot ng panggastos. Mm-hmm. So, sa sinabi pong amount na I think is kaya ko naman na sinabing pwedeng hulugan, nagkasundo kami na ipaprocess nila ngayon maagang paglaya ng asawa ko. After that, usapan namin... Kailan ang nangyari yan? Tumatatandaan niya? February po ng kasalukuyang taon. February 2019? Opo. Saan ho nangyari yan? Sa loob po ng minimum compound ng New Bilibid Prison. Wow. Go ahead, please. Gusto ko lang, kasi sabi nyo kanina, GCTA buying. Opo. Pero sa narration nyo, kayo ang nilapitan. Opo. So baka ho hindi buying yung tawag, baka GCTA selling. Siguro. Gusto ko lang i-clarify, kasi kung kayo lumapit, kayong bibili. Ayun lang po. Opo, ganun nga pang nangyari. Parang for sale, GCTA for sale, kasi inalok po sa amin. So, yun po, nagkasundo kami dun sa amount. Then, humingi ako ng leeway na araw kung kailan ko ma-reach yung amount na yun. Time to time, from nag-usap kami ni Major Mabel, nagpa-follow-up na po sa akin through by phone si Boday, kung tawagin nila sa loob, at I think is Veronica Buno. Pinapollow-up niya po yung perang kukunin nila sa akin. And lately, nung sa pangungulit niya sa akin, naisipan ko na pong i-record to my phone yung conversation namin. Ano i-record mo? Opo. At sinasabi doon, tinatanong niya nga po kung kailan ko may bibigay yung pera. Ang sabi ko, hindi pa dumadating yung pera ang hinihintay ko. Magkano po yung on-hand cash nyo dyan na hawak nyo? Baka pwede naman po pag-usapan.
Sabi ko, meron akong 10,000 dito. So, okay na po yan kahit yan na po ang ipauna. Then, nag-meet po kami ni Ma'am... Dala mo yung 10,000? Opo. Mm-hmm. Kasi parang allowance namin sana yun, sir. Anong petsa yan? February po. February pa rin? Opo. Hindi sa unang po. Meeting nyo? Nagkaroon pa kayo na ibang meeting? Meron pa po. Oo. Yung first na nga na usapan namin na kukunin na nila yung 10,000 ko on hand, nasabi ko sa kanila na ito lang on hand cash ko. Nag-set sila ng pag meeting namin doon sa meron ka po kasing bulaluhan doon sa tinatawag na Golaten, gate na Golaten. Meron pong bulaluhan doon. Doon po kami, doon niya po pinapunta, doon kami nag-meet. Daladala ko po yung 10,000 na yon. Dumating po si Ma'am Mabel Bansil. So, sabi niya, ikaw mismo ang magdala kay Sir Chito para ma-witness mo, hindi kami nanloloko. Sino si Chito? Siya po yung, kapag kakilala ko sa kanya, siya po yung chief sa document section. Document section? Opo. Na Muntinlupa? Muntinlupa po. Document section ang hawak niya yung mga karpeta? Opo. Anong full name niya? Ramon Sito Roque po. Ramoncito Roque. Opo. Kilala siya sa buong community na Muntinlupa. Opo. Go ahead. So yun, napag-usapan namin na pumunta kami dun sa bahay ni Sir Chito. Pumunta nga kayo? Pumunta po kami ni... Magkasama kayo ni Major Mabel? Opo. Si Major Mabel ay member ng security. Hindi o ko po siya, alam yung talagang... Yung ano talagang position niya eh. Alam mo ba yun na Captain Failon kung o si Chief Superintendent Marquez, kilala niyo ba si Mabel? Sir, by face, sir. Kilala ko, sir. By? Sa namukha, kilala ko, sir, sa mukha. Kilala mo siya sa mukha? Opo. Saka kilala ko sa pangalan din, sir. Pero yung exact position, sir, tanda. Andito ba siya? Kilala mo siya, Attorney Santos? Yes, sir. Apo. Ano siya doon? Si, hindi ko lang po alam kung naka-assign, kung saan siya naka-assign ngayon. Ano po siya? Correctional officer, sir. Correctional officer. Parang custodial guard? Yes, sir. What major? Yun po yung rango niya, sir. Ah, talaga may rango, ha? Captain sa Correctional Inspector, Chief Senior Inspector. Correctional Senior Inspector Maribel Bansil. Maribel ba si Mabel? Bansil, sir. Mabel Bansing, yun yes. Talagang first name niya. Yes, po. Maribel? Opo. Maribel, ha? Hindi Mabel. Ang nickname niya, Mabel? Mabel po ang nickname, po. Mabel. Please proceed. Si Rose, kilala niyo? Sir? Roque. Ramoncito Roque. Yes, sir, po. Andito ba siya? Yes, sir. Andito siya ngayon? Yes, sir. Ayun. Alika, tumayo nga kayo. Mabuti naman, andito pala kayo. Pumarito kayo sa loob ng... Apo. Ang Senate floor. Tumayo ko kayo? Ano ba si Lieutenant Bibo? Senior Inspector Bibo? Pinaimbita kayo ni Senate President. Pakitaaso ang kanang kamay. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this investigation? Pakisaguto. The record state that... Senior Chief Superintendent, Senior Superintendent ba? Inspector? Ha? Anong presyo niyo, Mr. Vivo? Roy Vivo at kayo, Ramoncito? Staff Sergeant Ramoncito Roque. Ramoncito? Roque. Thank you. Okay po. Thank you. Pakituloy niyo. Ayun po, pumunta na po kami dun sa bahay nila, Sir Chito.
During that time is lunch time po ng opisina, kaya... So kilala mo si Captain Roque, kapitan ka ba? Ha? Sergeant. Staff Sergeant. Pero ikaw may hawak ng document section. Ikaw ang hepe. Okay. Anong servisyo mo? Army? No, dati? Sir. Corrections Technical Officer. Correction? Yes. So si Peter sa iyo si Juan, si Mr. Vivo? Yes, sir. Okay. Kilala mo ba si Chito? Napunta ka sa bahay, di ba? Opo. Andito ba siya ngayon? Opo. Siya ba yun? Tingin mo nga? Opo, sir. Pakipunta mo nga at itap mo kung talagang siya yun. Mapita mo. Lawyer. Ayan. Siya yan. Let the record state that the witness is tapping the shoulder of Mr. Chito or Ramoncito Lopez. Roque, that to indicate that he is the same person na pinuntahan ninyo. Siya ba ang pinuntahan nyo? Sige, balik na po kayo dito. So, nang pinuntahan po ninyo siya, anong petsa po yun? Kung natatanda nyo. Hindi ko na po matukoy yung exact pero mga petsa, February pa rin. Pero February po yun, 2019. Nung dumating ko kayo, malapit ba sa tahanan ninyo yan? Yung bahay ni Chito Roque? Opo, sir. Nung napunta kayo, nung napag-usapan nyo, nandun ba siya? Opo. Binati naman niya kayo kaagad? Opo. Pinakilala ka ni Mabel? Opo. Pinatuloy okay. Naman niya kami sa bahay niya. Pumasok kayo sa loob? Opo. Okay. Ano nangyari? Kaya. Yun po, nung pinakilala po ako ni Mama Bel sa kanya, kay Sir Chito, sinabi niya kung ano yung magiging senaryo ng usapan namin, na pumayag po siya, si Sir Chito, dun sa dinis ka sa kanya ni Mama Bel Bansil. And then, sabi sa akin ni Ma'am, iabot mo nga yung sobre, kasi nakasobre po yung pera na 10,000. Ikaw mismo mag-abot, at least malaman mo na hindi kita lolokohin. Uh-huh. So ako po personal na inabot ko po kay Sir Chito yung sobre na may laman na 10,000 pesos. Uh-huh. Yung kung sabi niya sa akin na anong month mo gustong makalaya ang asawa mo. Sabi ko, sir, kasi pauwi ako ng probinsya, meron kaming personal na lalakarin doon. Gusto ko sanang makasama ang asawa ko kasi makakatulong siya doon sa purpose ko sa province. Kung po pwede, yung sinabi po ni Ma'am Mabel na March, okay po ako doon. So, nag-okay po sila. Madali sabi po na nag-agree na po si Sir Chito, si Ma'am Mabel at ako doon sa usapan na yun. And then the following day... Hindi na tinignan ni Chito kung ano laman ng envelope? Tinignan po niya. Hindi niya binilang? Hindi na po niya binilang. Basta tinignan po niya, nakita niya na nandun po yung pera. Uh-huh. Tapos mayroon po siyang pinakuhang document sa akin na hindi ko dala. So malapit lang yung tinutuluyan ko dun sa bahay niya. Umalis po ako saglit. Nagpaalam ako sa kanya, sir, na sa bahay ka ko yung documents na yun. Kukunin ko. Ano yung dokumento na yan? Yung pong synopsis na parang nandun po naka-indicate yung mga prison record. Uh-huh. So, kinuha ko po yun. Pagbalik ko sa kanyang, sa bahay nila, nasalubong ko na po si Mama Bel sa labas, sa pintuan ng bahay niya, at sinabi, sige, Mami, okay na po. Basta hintayin na lang po natin yung paglabas ni Sir, sabi niya. Which is na Sir na yung asawa ko na po yung tinutukoy ni Mama Bel. So, nag-intay na po ako. So, dumating po yung March, na usapan namin March 1. Nag-follow up po ako. Ma'am, ano na pong nangyari doon sa usapan? So, ang usapan niyo March 1, ha? March 1 po. Hindi na kaya ni Sir kasi maraming pinalalaya ngayon na kailangan palayaan. Marami silang trabaho. Kung po pwede, hantayin natin na hanggang April. Yung sabi ko, nadismaya na po ako noon. Kasi yung tabuan po ng February na yon, naibigay ko yung 50,000.
na ilan araw lang po ang pagitan noon sa kagustuhan ko makalabas ang asawa ko. Talagang inano ko na, pinursige ko na rin po yung perang hinihintay ko na ipadala agad. So, nabigay mo lahat? Opo. Yung 50,000 po na buo ko po yun. Pero binigay mo ba sa kanya yung 50,000? Nagkita po ulit kami ni Ma'am Mabel doon sa Bulaluhan nga po, doon sa dating pinag-uusapan namin, yung meeting place. Sa Bulaluhan? Opo. Nagkita po ulit kami doon. Pinasobre niya ulit sa akin yung pera doon sa envelope na brown na po ko na ilagay. Sabi niya, may andito yung document ni ng asawa mo. Yung papers ng asawa mo nandito, dito mo na ilagay. So nilagay ko po yun. Magkano nilagay niyo? 20 po nung una. 20,000? Opo. Per a minute lang po siguro, kasi lunchtime na naman, dumaan na po yung service ni Sir Chito. Tumigil siya doon sa tapat nung Bulaluhan. Lumapit sa kanya si Ma'am Mabel. Tapos, inaabot yung envelope, hindi po niya tinanggap. Bumalik po si Ma'am Mabel sa amin, doon po sa lamesa namin. Ang sabi niya, dadaanan na lang daw ni Sir Chito doon sa bahay ni Ma'am Mabel yung pera. So pagkatapos po noon, di umasa naman po, kasi yung tiwala ko nandun na po, parang nagkaroon na kami ng friendly connection nila Ma'am Mabel. Kaya natatawag ko na lang siyang Ma'am Mabel. After nung ilang araw, nag-follow up po ako sa kanya. Tinanong ko kayo na pera. Andito ba si Mabel? O meron mo nakakalam kung nandito si Mabel? Wala po, Your Honor. Kilala niyo ba si Mabel dyan sa likod? Kilala niya? Ha? Taas ang kamay ng kilala si Mabel. Saat sa inyo dyan. Bangsil. Hindi niyo kilala? Attorney Santos, kilala mo? Kilala ko po sa wala dito. Po dyan, hindi po kasama. Definitely. Oh, sige, thank you. Go ahead. Tuloy niyo. Go ahead. Nabanggit po, sir, ni Ma'am Mabel sa akin na magkamag-anak sila ni Sir Chito. Magkamag-anak sila? Opo. Anong relasyon? Pisan? Hindi ko na po naitanong kay Ma'am Mabel. Basta siya po mismang nagsabi sa akin na magtiwala kayo, hindi tayo lolokohin ni Sir kasi magkamag-anak naman kami. Uh-huh. So, ganun po yung nangyari. Nagpa-follow up na po ako sa kanila yung mga ilan araw na. Hinahanap ko po si Ma'am Mabel. Nagkita kami doon sa minimum section sa labas ng gate. Pinatawag ko po siya. Nakisuyo po ako doon sa ika na kung pwede. Pakisabi kay Ma'am Mabel na nandito ako sa labas ng gate. Nahintayin ko siya. So, lumabas naman po si Ma'am. Nung tinatanong ko na po siya kung ano po yung status, may pinakita po siya sa akin dun sa cellphone niya. Dalawa kami ng asawa ko, sabi niya, natanggap na ni Sir yung pera. Ito yung text niya na nakalagay po dun sa text na nabasa namin. Padaan na ako dyan sa bahay mo, kukunin ko na yung 20 kasi pupunta kami ng Alabang. Parang mayroon silang sales na pupuntahan, gagamitin daw po yung pera. May, ito na yung pangalawang 20 mil? Yung purse pa lang po ito. Ah, yung purse pa lang? Opo. Oo. So, yun po yung pinakita niya sa amin na ebidensya daw na nakisearch ito na yung anong pera. Anong pecha yan? Kung natatanda mo? February din po, sir, eh. Kasi, February pa lang? Opo. Okay, sige. Ilang araw from the time you gave the money? Siguro mga 4 days lang po ang pagitan. 4 days lang ang pagitan. So, parang nakampante ako na kasi may text na sa kanya si Sir Chito na idadrop, magdadrop. Pinabasa sa iyo yung text? Opo. Ano nilalaman ng text? Na yun nga, nadadaan na ako dyan, kukunin ko na yung 20,000 kasi pupunta kami dun sa sales, meron sa part of Alabang na gagamitin namin yung pera. Uh-huh. Mamimili kami, sabi po. Yun lang ang sinabi, wala na iba? Wala na po ako natatandaan. Okay, go ahead. So after that, yung tiwala namin na so okay na kasi nakarating na pala kay Sir yung pera. 4 days siguro din ulit, 3 to 4 days, if I'm not mistaken, nag-text na naman sila, tinawag na naman ako to follow up yung 20,000 na kulang. Doon na naman po, sa Bulaluhan, binigay ko po yung pera ulit na 20,000.
Kasi pinapalo po kasi ako ni Ma'am Boday noon, ni Ma'am Veronica Buno. Uh-huh. Doon sa ano, yeah, si Boday po. Oh, Boday. Hindi ko po alam kung ano pong posisyon niya sa Bucor. Basta sabi po, Sandali lang. Attorney Santos, kilala mo ba yan? Kilala, sir. Anong pwesto niya si Veronica? Andito ba siya? Wala po, sir. Anong pwesto niya sa Bureau? Custodial officer din po. Custodial officer? Yes, sir. Ano rango niya? Hindi ko po, sir, sigurado eh. Pero mga sarhento po na rin po yan. Ah, sige. Okay, go ahead. So, pinapalo up niya yon nung talagang ano na, sabi ko sa kanya, wala akong malinaw na nakikitang liwanag sa usapan niyo kasi nagpapalo up ako, personal ko nagpapalo up sa document section. May nakuha akong synopsis nung una na June ang paglaya ng asawa ko. May nakuha kayo? Meron po. Uh-huh. Tapos, sabi niya, antay-antay ka lang kasi maraming order sa taas na dapat nang palayain ito, niraras daw po sa document section. Nung pumunta po ako ng document section, hinanap ko na po si Sir Chito, nagpalo up po ako sa kanya. Busy daw at that time, in-endorse niya po ako kay Sir Traya. Sir Traya? Yung assistant chief ko sa document. Kilala niya yan? Opo. At nag-usap kayo ni Sir Traya? Nagulat po si Sir Traya noon kasi pinaupo po ako ni Sir Chito dun sa harap ng table ni Sir Traya. Nagulat siya, sabi niya, ano pong may paglilingkod ko sa inyo, Mrs. Sabi ko, nagpapalo po ako kay Sir kung anong status nung sa asawa ko. Sabi niya, intayin ko daw po sa inyo. Lumapit po si Sir Chito sa kanya at nagpa-print po ng synopsis uli ng asawa ko, yung record ng sa prison. May pinagay po sa akin si Sir Traya na kinagulat ko kasi yung sinabi nila sa akin na paglaya ng asawa ko is June 2019, naging October na naman yung binigay niyang latest na kopya ng synopsis sa akin. Opo. Sinabi ni Traya? Opo. Na October na siya lalaya? Opo. At saka meron, humingi po ako ng kopya eh. Mm-hmm. Na dala-dala ko po ngayon yung kopya na yun. Makikita niyo nga sa amin yung kopya? Page. Sige, masahin niyo muna. Nakalagay po dito sa synopsis ng asawa ko, yung actual serve niya, 2 years, 2 months, and 1 day. So, lumalabas na, ang minimum niya is April 2018. Ang maximum niya is April 19, 2021. So, yung kung sa paggamit ng GCTA, nagkaroon po ng 3 years, 8 months, 7 days po ang asawa ko. Ang lumalabas po na minimum niya is, according dito sa record na binigay nila, October 14, 2016. Kaya na medyo na ano po ako sa binigay nilang record. And then maximum is October 13, 2019. Klinaro ko po ito kay Sir Chito. Sabi niya, subject for adjustment pa yan, huwag kang mag-alala. So, pwede po mo ba ibigin sabihin? Siguro po. Huwag mag-alala. Pero hindi naman po niya inyumirit sa akin kung paano po yung adjustment na yun. Basta sabi po niya, antay-antayin ko lang. Hmm? Dumating po yung month ng August. May we have a copy, please? Okay. Dumating ang month ng August, nagpalo up po ako doon mismo na sa bahay ni Sir. Let the record say that, Xerox copy ba ito? Original? Original po, kasi original, yung tatak po nila. So original pinatakan. Talaga ang kalagay yung ano? And, nice ko lang pa-copy ito. For the record, papakopy ko ito para lahat ng senator magkaroon ng kopya. And I'll give it to the... Go ahead. Ayun po, sabi ko kay Sir Chito, itong due date ng asawa ko, sabi niya nung una, is June 2019. Ngayon,
Kumuha ako ng, binigyan niyo ako ng panibagong synopsis is naging October 13, 2019. Paano po ba ang tamang computation ng GCTA? Kasi yun na po yung inaano nila sa akin, na kulang daw po yung GCTA na naging ng asawa ko doon sa BGMP. Ay, hindi daw po nila pwedeng pakialaman. So nag-submit po ako ng original copy dahil sa request nila doon po sa BGMP ang kumuha ako. Nakasulat po doon yung GCTA ng asawa ko, yung naging niya is 90. Pagdating po sa computation, sa document section, nagkaroon ng, hindi po nila in-honor yung 90. 25 days po ang sinabi nila na cover lang daw po. Sabi ko, sir, ano yung hindi in-honor? Yung 90 na binigay po sa jail. 90 days po. Preventive, nung naka-detain siya. Opo. Hindi niya sinama yan. Hindi po nila in-honor na, ang kinuha lang po nila doon is 25 days. Mm-hmm. Sabi ko, sir, bakit sa inyo nang galing, sabi nyo na hindi nyo pwedeng galawin ang record ng BGMP kasi sila ang gumawa nun at nandoon ang asawa ko, sila ang nakakaalam yan. Bakit ako nagawa nyo palang galawin na binawasan nyo? Humihingi ako ng paliwanag sa kanila, wala silang nasabing paliwanag sa akin. After that nga, lumabas na yung... the following day, nag-follow up uli ako kay Sir Chito, doon na sa opisina niya. Kasi sabi ko sa kanya, sir, sa opisina muna ako magpa-follow up para maging formal yung follow up ko sa inyo. Dumidiretso po ako doon sa opisina niya pagka nasabi po ng empleyado doon na advisor si Sir Chito na nandun si Yoli, pinapadiretso na po niya ako doon sa table niya. So dumiretso na po ako sa kanya. Nagpa-print po uli siya ng synopsis na nakalagay na naman po doon, sabi niya, 40 na yung from the jail. 40 na yung ano? 40 days na. Uh-huh. Sabi niya, oh, ayan, dinagdagan na. Naging 40 days na. E di sabi ko naman, salamat naman po sir, at kahit papaano nadagdagan. Pero sana, mas maganda kung nasunod ka ko yung 90 days na original na galing sa BGMP report. Hayaan mo na yun, sabi niya ako, nang bahala. So, winalang bahala ko na ngayon. Hanggang sa dumating ng pag-follow up ko uli, sabi niya, tatawagin ko si Mabel dahil nasa kanya na yung pera. Kasi nag-aas na po ako noon na hindi na natupad yung March, April, June na usapan. Na June sana talagang definite na po sana yun ang asawa ko pero hindi pa rin nila na-release. Binabawi ko na po talaga yung pera. Hindi kayo tumupad sa usapan. Yung pera niyan, inutang ko, sabi ko po sa kanila, ibabalik ko na lang sa pinagkautangan ko para hindi lumakad yung interest. Nagtuturoan na po sila ni Sir Chito, tinutulak ako kay Ma'am Mabel. Pagdating kay Ma'am Mabel, tuturo na naman niya ako kay Sir Chito. The last time, sabi ni Sir Chito, tatawagan ko si Mabel, magharap-harap tayong tatlo na nakatunayan na sa kanya na uli yung pera. Na hindi naman po nangyayari. Kinukuha ni Sir Chito yung number ko, nag-aantay ako, sabi niya mamayang gabi, mamayang hapon or bukas, harap-harap tayo ni Mabel na hindi naman po nangyayari. Nung lumabas po yung asawa ko, kasi nasa living out po siya, pwede siyang pumunta dun sa tinutuluyan namin bahay within the compound ng New Bilibid Prison. Nakausap daw po niya si Ma'am Mabel, ang sabi sa kanya na konting halaga hinahabol niyo. Samantalang yung iba diyan, 300,000 ang binigay, hindi naman naghahabol. Sabi ng asawa mo sa iyo? Sabi po ng asawa ko sa akin. So, nagalit ako. Personal kong niyaya yung asawa ko kausapin si Ma'am Mabel. Ma'am, bakit ganun ang salita mo ngayon? Nakaka-insulto, sabi ko. Yung perang yan, kahit pa sabihin natin ganyan halaga, eh napakalaking halaga po sa amin yan. Kung yan po ay sinasabi niyong bariya-bariya lang, eh sa amin mahalaga yan. Hindi kasi, dapat hindi niyo na bawiin kasi nag-effort naman si Boss Chito, sabi niya. Ano pong effort? Ano po bang effort ang sinasabi mo?
Nagpaalam na siya sa akin, bumalik na po siya dun sa minimum compound. Hindi na po niya nasagot yung ano ko, yung tanong ko sa kanya. Dumiretso na po ulit ako kay Sir Chito. Pumunta ako sa bahay niya. Pinakita niya na may tinex siya kay Ma'am Mabel na pumunta ka dito, nandito si Yoli. I don't know po kung naisend niya. Pinaasa na naman niya ako, ayaw sumagot ni Ma'am Mabel, sabi niya. Ayaw sumagot ni Mabel. Mamayang gabi, papasundo kita sa bahay mo, magharap tayo ni Ma'am Mabel mo. Sabi, di okay, sir. The following day, nag-follow up na naman ako kay Sir Chito. Ang sabi niya, nag-usap na kami ni Mabel at ni Boday. Humihingi sila ng sorry sa akin at sila na daw ang bahala na mag-ayos niyan. Sabi ko, sir, paano pag-aayos? Sige, kayo na lang ang mag-usap ni Mabel kasi nasabi ko na. Basta humihingi sila sa akin ng sorry. Nagkita daw po sila doon sa main gate ng New Bilibid Prison. Magkaangkas daw sa motor si Mabel at saka si Ma'am Boday. Di, naano na po ako sa kanya. But last time na follow up po kay Sir Chito, last week lang. Yung, ito na po, may balita na nangyari kay Sir Traya. Pumunta po ako sa kanya, tinanong ko, sir, paano na ba yung pera? Ihintayin na lang namin kung yung pong nasa record niyo talaga na October 13, 2019, ng paglaya ng asawa ko, hihintayin na namin yun. Ibalik niyo na po ang pera at nang maibalik ko sa pinagkautangan ko. Sabi niya, wait lang kasi may order sa taas na within 10 days, kailangan tapusin namin ang trabaho, 24 hours na kami nagtatrabaho ngayon. Ito lang pong September, ako last week na. Ng August po eh, last week, umakyat ako last week ng Baguio is Monday, siguro Friday po, tama, Friday po, pumunta ko sa kanya, sabi niya, Sabado nga may trabaho kami, 24 hours na kami nag-ano kasi may order sa taas na tapusin namin, palayain namin itong mga reclusion na ito. Wait lang dun sa asawa mo kasi may adjustment na nangyari. Di sabi ko, sir, paano yan? Kung dyan nga sa mga reclusion, inaapura na kayo, sabi niya sa taas, paano naman itong mga lalayang mga minimal lang ang sentence, di mapepending na naman. Kinatsawan po kasi, Sir Chito, kasi sir, hindi kayo nagtatrabaho sa documents. Yun sa akin, tansyaw sa kanya. Kasi kako, kung updated yung record ng mga prisoner, hindi kayo magkakanda ugaga ng ganyan. Kaya talagang tambak daw yung trabaho nila. So umalis na po ako doon sa bahay nila. Meron akong pinakitang sulat ko kay Sir Chito sa opisina niya na galing sa akin para na hindi na marinig ng ibang staff niya na, sir, pakibalik na lang yung pera. Kasi inutang ko lang yan. Hirap na ako. Ultimo sinain, wala na kami magamit ng asawa ko. Nagmakaawa na po ako sa kanya. Para kako hindi na tayo magka-problema pare-pareho. Nagkaroon na naman ng promises. Hindi ko na inintindi yun. Umakit na po ako ng Baguio. So ito na po, nagkaroon na po, pumutok na itong mga issue na to. Kaya nag-decide po ako sa sarili ko. Sabi ko, this is the time na siguro talaga magsumbong na rin ako. Dahil kami, ako mismo, nabiktima ng GCTA na yan. Alright, so napilita kayo magsumbog? Opo. Na akrabyado na kayo? Opo, yung pong pakiramdam ko. At saka, marami na rin po kasing mga asawa na nagkukwento o lumalapit sa akin na tulungan mo naman kami, ano bang dapat namin gawin? Kasi ganyan din ang nangyari. Kasi nakikita po nila kung paano ako mag-follow up sa document section. So maraming nahihingi ng pera? Marami po. Sa pagkakaalam mo? Sa pagkakaalam ko po, marami po. May kilala ka ba na masasabi mo na... May kilala po ako, kaya lang hindi ko naman pwedeng sabihin dito yung pangalan nila dahil so, wala akong permission sa kanila at saka magiging delikado nga talaga yun. Ito po talagang, kahit ako, nasa isip ko po, delikado talaga itong ginawa kong pagbubunyag. Pero ang sa akin po, gusto ko lang malaman ng lahat kung ano po yung totoo. Actually, magaan ang pakiramdam ko ngayon na isisiwalat ko ito. Dahil naawa, kami po, palaya na po yung asawa ko eh. Kaya na pong bunuin ang asawa ko yun. Kaya na namin pag-anuhan yun. So, ang dati na paglaya niya, October? October po. So,
Kung talagang tutusin eh, kung gusto mo lang talaga lumaya ang asawa mo nung pang mga February, di ba, or March. Opo. Eh, umabot na kayo ngayon ng September, talagang sira. Tapusin na lang natin. Yan ang ina sinasabi mo rito ngayon. Ganun opo. At saka kung kami po ay makakauwi na ng asawa ko, naawa po ako dun sa mga taong na biktima na walang lakas ng loob magsalita, walang kakayahan isiwalat kung ano yung mga nangyari sa kanila. Naririnig ko po yun para kung uuwi na kami, paano tong mga taong to? Paano tong mga taong walang kakayahan magsalita, walang alam, kulang ang kaalaman kung paano ang proseso ng paglaban ng karapatan nila? So sinabi mo kanina na kilala mo si Traya? Opo. Alam ba kung ano nangyari kay Traya? Opo, nabalitaan ko lang po yun through dun sa news sa TV. Na ano nangyari? Na baril nga daw po. Na baril? Opo. Hindi ka ba kinakabahan na baka mangyari din sa iyo o sa asawa mo yung nangyari kay Traya? Kinakabahan po ako sa isip ko, pero sa loob ko po, wala akong dapat ikatakot dahil totoo lang po lahat ng sinasabi ko. At para na rin po doon sa mga naiiwan, nakikita ko sa loob na tumanda na nanandoon na inaabot na ng kamatayan nila, na wala po akong personal na nakikitang asiste ng mga empleyado sa loob. Anong kwan ni Traya sa iyo? Anong ugnayan ni Traya sa iyo? Meron ba? Wala naman po kang personal na ugnayan, basta pag nag-request po si Sir Chito ng ipaprint yung synopsis, nagpiprint po siya. Ngayon ba tinanong kay Traya, kung nakilala mo na siya, bakit hindi pa lumalabas yung papel ko? Hindi ko humingi ng kay Chito ko lang humingi ng papel. Pati po kay Sir Traya. Actually, nagkakasabayan po minsan, nandun si Sir Traya sa table niya, dumadating ako, nag-uusap sila tungkol dun sa pinapalo-up ko. Ito nga, yung last na sinabi na October daw po talaga ang June ng asawa ko. So, paano mo kasama si Traya sa nangyayari dito na humihingi ng pera? Para lang makalaya yung mga tao na mahihirap na nahihirapan doon? May naririnig po ako, pero sa personal ko pong experience sa usapan namin dito sa nila Sir Chito, wala pong alam si ano Sir. Ano lang naririnig niyo, sabi ni Senate President? Yun na po, masagwang pakinggan ng naririnig ko, magkakasagwat daw po. Yung po, yung exact word na naririnig ko, magkakasagwat. Hindi ka nagabuhin kay Mabel, hindi ba makakatulong si Traya? Wala ba siya sinabi sa'yo? O ano? Nabanggit po niya yan sa harapan namin ng asawa ko nung time na nakikinausap ko siya doon sa gate ng minimum. Ano ang sabi niya na... Tapos pinalo up din ng asawa ko kay Ma'am Mabel na baka pwedeng pakiusapan si Sir Traya kasi meron naman siyang kakayahan dahil nandun ha, asistansya ni Sir Chito. Ang sabi ni Mama Bel sa akin, huwag na kayo mag-alala kay Sir Traya kasi meron na siyang death threat. Papatayin na yan. Yun po yung eksaktong nasabi niya sa amin, huwag na kayo mag-alala, papatayin na yan. Papatayin, alam na nilang papatayin. Eh bakit? Yun po yung sinabi niya sa amin. Ano sabi ng asawa mo na bakit gano'n? Nagkatawanan na lang po kami na sa amin asawa, sa usapan namin na ano-ano ba yung mga rason na lang ni Mama Bel, gano'n. Marami na may ba kayo na biktima nito mga tao to? Ang tingin niya? Siguro sa mga lumapit po sa akin, mahigit kami sa 10 o 20. Kasi yung kami mga dalaw, na tinatawag na dalaw, kami mga asawa, nagkukwentuhan kami. Kung ano yung mga status, kung ano yung mga nangyari, na ibo-voice out po nila. Marami rin ino-onset, hindi na dili-deliver. Marami po. Yung pangako na papalayain na maaga. Opo, yung katulad sa amin, marami po. Sa madalas sabi, itong GCTA naging paraan para makapakulimbat yung mga tao na hindi masyadong nakakaintindi, nakakahingi ng pera itong mga tao ito para lang magamit ang pangako na palalabasin sila sa GCTA. Sa sarili ko pong opinion, ganun na po. Sa sarili niya opinion. Thank you. Mrs. Relaxon? Pwede nyo bang maibahagi sa amin kung alam nyo yung mga telephone numbers ng mga ka-text nyo, yung tumatawag sa inyo? Ilan pong numero yan? Isa lang naman po. Sige. Yung number. Pakibahagi lang. Po ni Ma'am Boday. Oo. So si Boday lang ang ka-text mo? Walang iba?
text po at saka tawag, sige. Sir. Ito yung Veronica Puno? Opo. Puno o Buno? Buno. B-U-N-O. Ah, Buno. Buno. Sige, yung number. Habang kinukuha yung telepono, tatanayin ko lang kayo. Sinabi mo kanina, pumuntahan mo si Roque sa bahay. Saan itong sinasabi mong bahay nito? Doon din po sa compound ng New Bilibid Prison. Malapit sa bahay niyo? Opo. So madaling ituro pag kailangan ituro yung bahay niya? Opo. May tao ba doon sa bahay na pinuntahan mo? Nandun po yung asawa niya. Kilala mo rin yung asawa niya? Madaling sabi. Hindi po personal, pero... Paano mo nalaman ang asawa niya yan? Pinakilala, inintroduce po niya sa akin na wife niya doon sa bahay. Ah, inintroduce ka? Inintroduce po ni Sir Roque sa akin na yun ang wife niya. So, ano nga ba sa kwento mo, eh, talaga may operation dyan na yung mga tao na walang kakaihan, walang... connection, eh magkakaroon ng connections sa pamagitan nito mga taong ito, sila Roque, sila Mabel, at saka si Bolay. Opo. Pati na rin si Traya. Siguro po. Hindi naman kaya binili si Traya dahil hindi na nga nakadeliver. Maraming sinasabi kay Traya sa droga o kaya kon. Ang naririnig ko po doon na usap-usapan, pareho din po, may mga hiningian, may mga pinangakuan, na hindi rin nakalabas. Okay. Hindi naman po namin kaya. That's why, hindi kaya gawin. Ito na nga, nagko-complain na si Ol sa iyo. At marami ng chismes na lumalabas na. Ito na si Traya, napatay. Hindi ko alam kung drugs yun o dahil kasama sa sindikato na humihingi. Pagka hindi na ibigay, dali. Mayroon ako impormasyon dyan. Meron kami impormasyon dito. Nakasama yan doon sa ilang Chinese na nagbigay ng pera, hindi nabigay, nabaril. Meron mo yung 100,000 each, 6 sila, nabigay 600,000, hindi nabigay, tepo, walo. So do not lie to us here. Ano yung komisan, pagka preso, talagang walang kalaban-laban dahil preso ka eh, kahit na magsumbong ka, preso ka eh. Eh lalo na ngayon, nagkaroon ng pagkakataon, nagkaroon ng GCTA, nagkaroon kayo bigla ng kapangyarihan, pwede nyong i-freeze the ball. Ano palabas yung tao, gustong-gusto lumabas, benta mo na ang kaluluwa mo, lalabas sa tao. Yan ang ginawa niya, umutang na. Sir, pwede? Pwede. Eh, parami magagawa niyo. O, sabi niyo, pero may nagko-complain sa inyo ngayon, pag may usok, may sunog.
Ay, sasabihin ba, ihasagot na si Mabel. Kasagot na si Veronica. Kasagot pati si Tri, hasagot ka. Pupuntahan ka sa bahay mo. Binuksan mo yung bahay mo. Iniwan yung pera. Tinanggap mo. Tapos sabihin mo sa amin, after several days, binalik mo yung pera. Tapos, nagpunta na naman sa Bulanuan, nabigyan ng 20 mil. Ano sabi mo doon? Di mo tinanggap na naman. Yes, Sir Honor. Wala po akong na... Kung... Eh bakit di mo sila inunahan? Nagbibigay ka. Bribery yun eh. Di ba dapat ikaw ay an officer of the law? Pag binigyan ka ng 10 mil, sabi mo, naglalagay ka. Kulong ka. Tama o hindi? Yes, Your Honor. Hindi ko na rin po maano sa dami po ng mga iniisip ko, Your Honor. Come on. Alam mo, yun ang hirap eh. Hindi pwedeng convenient yung asagot mo. I'm sorry, hindi kita pinapahirapan, ha? Sa logical mind lang na iniisip ko, ganun yan. Pagka nagkaroon ng kapangyarihan yung mga tao na talagang medyo sasamayin yung ibang tao, magsasamantala, yari-yari. Para rin pupunta ka doon sa kukunin yung lisensya mo, nagmamalayo ka. Raro, papasa-pasa ka. Haharapin mo na sa'yo yung lisensya ko, nandito sa kanya. Katulad na ginagawa sa'yo, di ba? Papupunta ka kay Mabel, palilipati ka kay sa'yo. Tapos, sa lisensya ka doon, hahanapin mo yung lisensya mo, nagbibigay ka hanggang makapagbigay ka ng sapat. Luma na yan. I'm just saying that, yan ang haharapin ninyo. Dahil dito, sigurado ako, marami magsusumbong ngayon. Kaya ako ako sa'yo, magsabi ka natin, sigurado, dadami ang magsusumbong. Within the realm of possibility, pag pumutok ito, umabot na sa Senado, alam na lang lahat, marami magsusumbong sa'yo. Correct? Okay? Okay, si Bibo. Ano ba si Chubibo? Ha? Ilapasal tayo na Chubibo.